Magandang araw ng linggo mga kaibigan. September 1, 2024. Update po tayo sa lagay ng ating panahon. But before that kaibigan, please palike and subscribe po muna at pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Ngayong araw po ng linggo mga kaibigan ko, meron po tayong binapantayan na low pressure area na may layo po, estimated po, no, 610 kilometers east of northeast of Butuan City po mga kaibigan, Agusan del Norte. Ito din ay may layo na 555 kilometers dito naman po sa Eastern Samar, no. Kasama na rin po dyan ang southwest monsoon or hanging habagat na ating binabantayan sa loob pa rin po ng Philippine Area of Responsibility na nakaka-apekto po sa western section po ng ating bansa, kasama na rin ang Southern Luzon, Visayas po at Mindanao. So bago natin nalaman, no, at batayan ito nga pong low pressure area, dito muna tayo sa forecast weather condition natin. So sa area po mga kaibigan, makinig po kayo, sa area po ng Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Davao Region, kasama na po ang Northern Mindanao, maulap po na kalangitan ang mararanasan dyan. Meron po mga isolated light rains to heavy rainfalls pagdating po sa gabi, dahil po yan mga kaibigan ko sa low pressure area. So pinag-iingat na yung mababang lugar sa banta ng pagbaba at landslide naman po doon po sa mga landslide prone area. Dito naman po sa area ng Palawan at the rest po ng Visayas at Mindanao, maulap po na kalangitan ang mararanasan din dyan. May mga isolated light rains and heavy rainfalls pagdating po sa gabi, dahil naman po yan sa southwest monsoon or hanging habagat na patuloy pa rin pong nagbibigay ng pag-uulan sa ating bansa po mga kaibigan. Samantalang dito naman po, no, sa area po ng Metro Manila at ilang bahagi po ng ating Luzon, maulap din po na kalangitan ang mararanasan dyan. Meron po mga isolated light rains to heavy rainfalls pagdating po sa gabi, dahil po sa localized thunderstorm. So ngayon pa lamang po, pinag-iingat po yung mga lugar na yan, no, yung aking mga binanggit sa banta po ng pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. So dito naman tayo, alamin natin mga kaibigan, ito pong low pressure area o banta po ni Bagyong Enteng. Hindi po ito pananakot, ha. Yung sinasabi po natin na Bagyong Enteng, ito po yung low pressure area kapag ka naging bagyo pa po. So ngayon, dahil po ito yung low pressure area, hindi pa rin natin inaalis yung mga posibilidad na within 24 to 48 hours ay mabuo po ito. Dahil nasa karagatan po ito, doon po posibleng magkaroon ng interaction, mabuo ito bilang isang bagyo. At kapag ka naging bagyo, tatawagin po itong Bagyong Enteng sa ating bansang Pilipinas, which is panglimang bagyo na po ngayong taon po ng 2024. So kung titignan po ninyo, nasa 35 to 40 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin, may tsansa po na maging bagyo kung ito'y mas lalakas pa kung papalo. From 50 to 65 kilometers per hour ay may tuturing po natin ito na mahinang bagyo na. But as of now, wag muna nating isipin, dahil ito ay isang low pressure area pa lamang. Pero mas maganda, nakahanda na po tayo anumang oras. Mga kaibigan, no, paalala ko lamang, kung kayo lalabas sa hapon at sa gabi, huwag alayin magdala ng payong jacket, kapote, panlaban po sa biglaang pag-uulan. And mga kaibigan, paalala, alamin lagi ang lagay ng panahon bago umalis ng bahay at tahanan. And please, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming